Ayan po at tayo yung mag-uulan ng baka sa kabila. Dahil maputik po doon, sasakyan po natin si Palo papunta doon. At saka may kukuhain rin po tayong kumpay. Kumpay ng ating mga kambing. Dahil naulan, hindi natin sila mapalabas. Wala silang pagkain. Kukumpayan po natin sila para may makain sila. Maputik po doon sa lugar na pupuntahan natin kung nasan yung tatlong baka natin. Kaya si Palo po ang sasakyan natin papunta doon nang makapanguhan na rin po ng pagkain ng ating mga alagang kambing. Okay, tara po. Samahan nyo kami. Nagulat lang si Palo.
dinig. Guys, yung ating mga ano, ito po yung guys yung ating mga baka. Ito po yung isa nating turete. Ayun tayo na. Ito po guys, oh, laki na. Ito po yung pinalta natin ng tali, kung maaalala nyo. Pinalta natin siya ng tali. Yan, at saka sabid, tagpalan lang po natin ang sabid niya. Apo guys, lipat po natin ito.
po siya. At nanginginain na. Dito naman po tayo sa isa natin pulang baka na turete rin. Napakalaki na rin, oh, guys. Oh. Napakalaki na rin. Oh. Ang laki na. Ano, hindi mo na ako kilala agad. Yan po ang ating turete. Okay, ilipat na po natin sila, guys. Lahat po sila. At ayan, tamang pangain na lang po sila. Ngayon po, hindi sila iinom kasi inaulan. Sinecure lang po natin sila, pinantahan. At sinigurado na ilipat sa magandang talian, sa maraming damo na makakain katulad niyan. At ayan po, kung makikita nyo, kain na kain po sila ngayon. Hindi po yan mainom. At umuulan. Ngayon po, nandito na rin po tayo. Kukuha na rin po tayo ng kumpay ng kambing natin. At dahil nga po umuulan, hindi po natin sila pinalabas. Kaya dito na po tayo kukuha ng kumpay at napakarami po dito. Tara, kuha na po tayo. Gusto po tayo dito, tayo'y maghahanap na ng pangumpay ng kambing. At nakapagpahinga na rin po to si Palo. Ready na po ulit to sumabak sa takbuhan.
Okay. Let's go, Palo. Baba muna tayo guys. Medyo talaga delikado. Stranded na po tayo. Yan po at nagka-meron tayong problema. Tumakbo po si Palo at natumba, nagilong-gilong. Ngayon po tinan niyo itsura ng kanyang paragos o. Oh. Ayan. Buti na lang ho. Buti na lang po hindi tayo nakasakay. At kung nakasakay tayo, baka po natumbahan ako ng paragos, nadaganan ako ng paragos. Tras. Sabitan po ulit natin siya ng panibago at yung kanyang paragos kanina ay tumaob. Nakaalis po siya sa kanyang ano paragos, kaso yung paod nakasabit pa rin. Kaya ngayon naayos po natin. Ah, grabe. Okay, naligaw na po pati tayo. Han, sumakbo po kasi siya dito sa ano, sa damuhan. Tapos palusong huto. Palusong. Ayan, magka problema po pa. Hanapin po muna natin yung daan kung saan. Hindi po siya makaikot. Ayusin lang po natin itong paragos niya.
Okay. Ayaw mo na yan, Palo. Okay, magtagkal niyan. Yan! Ayaw mo yan, Palo! Okay. Nakaraos din. Yeah. Ang dulas ng daan. Labas din sa gubat. Okay, ayos na po muna yan at saging dadahon muna kukuhain natin dito sa area na to. Sa iba naman po tayo kukuha ng ibang dahon. Tara! Po siya ng takbo at magaan lang kasi ang kanyang karga. Kaya siya takbo ng takbo. Ngayon, sasakyan ko siya ulit. Okay, guys. At... Okay, nakarating na po tayo dito sa bahay ng kambingan natin. Iskarga na po natin to, nang mapakain na po natin siya. Nang mapakain na po natin sila. At sigurado mga kambing po natin ay gutom na naman. Hindi po sila nakalabas at maghapon pong umuulan dito.
di po tayo nakakuha ng maayos na kumpay at si Palo po ay takbo ng takbo. Kalibasa ilang araw ko na po siyang hindi nagagamit. Yan po, naninibago na naman. Dito na lang po tayo hanap ng iba pa na pwedeng kuhain na pakain sa ating mga kambing. Doon na lang po muna. Tara po. Ayan na po guys, at kumakain natin mga alagang kambing. Ayan na po sila. Medyo nahihiya-hiya pa sa atin. Okay, ayan na po yung kinumpay natin na dahon ng saging. Dadagdagan ko na lang po yan mamaya-maya. At mag-check po muna tayo nung iba nating alaga. Tulad nung manok at baboy. Check po natin sila at yung mga yun ay hindi pa rin kumakain. Anong oras na? Tara po at magpakain po tayo ng baboy at manok. Ayan po. Yung mga baboy naman po natin ang ating pakakainin. Tara. Kung unang mga big, ang kakunahin natin. At nagpawala na. Lalaki na nila. Nakakatuwa po at napakatatakaw ang bilis nila lumaki. Okay na po yan, dito naman tayo sa inahin. Guys, dahil maulan, hindi ko na po sila pinaliliguan. At maulan, maghapon na pong naulan dito. Kaya hindi na po muna ako papalito. Linis-linis lang po, linis-linis lang. Lalo na po yung mga bihik, hindi ko na sila paliliguan. Bukas na po ang ligo nila. Okay, tapos na po tayo dito sa baboyan. Doon naman po tayo sa manukan. Magpapakain po tayo nang matapos na tayo at hapon na rin. At nilalamig na ako, basang-basa na ako sa ulan. Let's go! Ayun po, putik na at basang-basa pa sa ulan. Ayan po guys, ang pakain ng pato natin. Yung tirang kanin namin po, para hindi masayang, pinakakain namin sa pato. Tapos sa manok, nahaluan ko lang po ng feeds, konting feeds, para ayos. Okay, pakain na po tayo. Tara po, at ito na mga pato natin at manok. Pakainin na po natin sila. Gusto po ng mga pato may sabaw-sabaw. Kaya sinasabawan ko po yan.
pamanok naman po. Yan, ipailang sila. Pato! Ha? Ayun, nakipag-share na po sila doon sa mga manok. Yan po guys, ganito lang po yung ginagawa natin araw-araw. Ito po yung daily chores natin. Ito po guys, wala rin pinipiling panahon. Umulan man o umaraw katulad nito o bumagyo, kailangan nyo pong bisitahin ang mga inyong alaga at ilagay sila sa safety at make sure na meron silang pakain. Ganun lang po lagi, araw-araw. Kaya hanggang dito na lang po guys. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe. Bye! Peace! Okay guys, luto na ang pagkain. Tara, kain na lang! Okay, luto na po ang ating tanghalian. Tara po, kain tayo. Samahan nyo kami. Let's go. Kain na na. Kung sa akin, kasag. Na mayroong siling mahalang. Suka na sa usawan. Okay, tara po, kain na na. Magkakamay tayo, magkakamay. Kamay? Sa akin, sinangag. Sinangag? Ayaw ko sinangag. Ano sa'yo, Marcus? Gusto ko ganun din yung anak. Ayaw ko sinangag. Ah, gusto ko ng mama, rice. Okay, mama, pinag-up to ng kunting rice. Ayaw ko sinangag. Okay. Ito dalawa. Dada, gusto ko. Okay, sige.